Guys, mo mabilis ang video tayo ngayon. Pag relax muna tayo, mga 10 minutes lang to. 10 minutes to 12 minutes. Kinggan mo muna. Pag-usapan muna natin yung mga kumpanya natin, no? O kung ang objective nitong video to ay para malaman natin o ma-recognize sa mga bago lang maging empleyado kung yung kumpanya mo ay pwede ka bang tumagal at nandito ba sa mga karakteristik na hinahanap natin. Kasi kung wala, huwag ka na magdalawang isip. Iwanan mo agad yung kumpanya mo. You look to another job. Wala nang usap-usap. Diba? Paalam ka na kung wala dito sa listahan na to. Kahit ako guys, I am employee dati. At ngayon, empleyado pa rin for 22 years. Ako ay biktima nito. Kaya itong video to ay binibigay ko sa mga magiging empleyado na mag-uumpisa pa lang na dapat ito ang mahanap nyo kung kaya na ng skills nyo. Kung hindi pa, tiyaga-tiyaga muna kayo kung anong meron kayo ngayon. Pero dapat kung magiging empleyado ka, ito, ganito ang pangarapin mong mga kumpanya. Diba? How to know the good company. So, mas maganda kung makakapasok ka sa top 20 companies in the Philippines. I'm sure ako na maganda yon. Pero, I think, hindi naman kailangan sikat yung company mo. Hindi naman kailangan nasa top list yung company mo. Ang kailangan, masaya ka sa company mo, gusto mo yung ginagawa mo, at makatao, at kompleto ng binibigay, or sobra-sobra pa. Ayan o, ito, ang number one dito, unahin natin yung mga benepisyo ng government. Government mandated benefits. So, ano-ano ba yung mga government? Kung may nakalimutan ako guys sa mga matagal na empleyado, paki-comment back na lang para makatulong tayo sa mga viewers natin na bago pa lang dito sa industry ng pagiging employee. Okay? So, yung mga government employee, government benefits, ito lamang ay itong nakala ko, wala. Hindi pa ako nag-research. So, ito lang nilista ko sa mga naaalala ko, no? Ito, number one yung SIL, Service Incentive Leave. Paano ba to? Ang SIL ay binibigay ito sa mga empleyado base doon sa dole na nang ni-review ko yon ay kapag ikaw ay naka-isang taon na sa inyong agency or kumpanya, ay mandatory ka dapat maka-avail ng 5 days incentive leave, which is pwede nilang ibigay pa unti-unti o kung ano man modes of payment nila, pwede nilang ipagamit yan para lang mabigay sa iyo yung SIL na yan. Yeah, number one. So, ito. Number two is overtime. Kung ikaw ay nagtatrabaho ng excess sa 8 hours dyan sa kumpanya mo, dapat ay binabayaran yan. Overtime. I think 10% to 20% from the basic. Diba? Overtime. Night shift kung ikaw naman yung panggabi, dapat binibigyan ka ng night differential. Sunday premium. Yung Sunday premium ito, sabi ba, kahit yung mga standard na agency, yung iba hindi nagbibigay nito. Yung iba ay nagbibigay. Diba? Meron pa ba nakalimutan? SSS. Yun. So, simple lang, para ma-verify mo kung naguhulog yung SSS yung kumpanya mo. Pag yung mga kasama mo dyan ay nagbabayad ng amortization monthly loan. Ang ibig sabihin yan, legit na nagbabayad yung kumpanya mo. Kasi hindi yung makautang kasama mo dyan kung hindi nagbabayad yung kumpanya mo. Set. Madali lang patunayan, di ba? Ibulong mo sa kasama mo. Pre, alam, meron ka mang loan sa SS. Pag sinabi niyang, disapprove ako. Bakit? Di ata naguhulog yung, I don't know. Ngayon, katabi mo sa kaliwat kanan sa gitna. Tanungin mo, pre, mayroon ka ba sa SS? Pag sinabing mayroon, pre, magkano? Maximum ako. Wow! Diba? Kano amortization mo? Ang ibig sabihin yan, isa sa patunayan na yung kumpanya mo ay legit na naguhulog sa SS. Okay? Pag-ibig.
Yeah, maganda. Actually, that's a process. Itanong mo rin sa kasama mo, pre, may pag-ibig loan ka ba? Right, may housing loan ka ba? Yun. Sinabi nga, pre, matagal na ako sa kumpanya natin. Almost 5 or 10 years na ako na nakapag-loan ako ng pag-ibig. So, ibig sabihin yun, yung kumpanya mo, isang conclusive yun na naguhulog talaga siya ng pag-ibig. Legit talaga siya. Madali lang paraan, di ba? Alam mo, hindi mo kailangan mag-online. Nasa katabi mo pala solusyon ang hinahanap mo. Tanong mo lang, pre, ano ba? Pwede ba akong mag-loan din? Tulungan mo nga ako. Diba? Ano ba yan? Okay, ganito yan, pre. Okay? Yung SSS guy, marami rin benepisyon binibigay yan. So, i-thank, ihiwalay natin yung video. Ay, ito may nagawa na ako dyan. So, tingnan mo na lang. Tulad ng sickness certification, yung requirements niyan. Ayan. Okay, yung ano ba? 13 month pay. Dapat yung kumpanya mo, before December 25, ay binibigay niya kumpanya mo. Yung 13 month pay. Meron tayong computation ng 13 month pay dyan, kung gusto nyong alamin. I-type nyo lang dyan sa search ng YouTube nyo. How to compute 13 month pay. Lalabas yung kulay dilaw dyan na video natin. So, I think more than 30 views na yan in 1 year. So, congratulations. Marami nang monetize na yung kumita ng konti yan. Diba? Another benefits of government is, ilista ko yan ha, para hindi ko makakalimutan. The one is the last na naalala ko is, marami pang iba to. PhilHealth. Kung yung kumpanya mo, siyempre, naguhulog yun ng PhilHealth. Para at least kung hindi natin ini-expect na magkasakit, no? Yung darating ang time, magkakasakit tayo. Ay, prepared ka, at least meron kang PhilHealth. Ngayon, yung immediate family mo, magamit yung PhilHealth mo. Okay? Ayun, ang PhilHealth, kung single ka pa, or married, ina-update siyang guys. Kung yung upon your well, membership ay single ka, may asawa ka na ngayon, may isang anak. Kung may asawa ka na, i-update mo. Kung may isang anak, mag-additional benefits ka. Ina-update din yan kasi pag nangyari, hindi mo magagamit yan. So, sayang naman. So, malaki mo din. Depende rin sa hulog ang kategory niyan. Diba? So, malaking tulong to, diba? Sa mga bagong magiging empleyado. By the way, guys, pag-likes naman dyan and comments. Good comments para lumakas yung ating video. At siyempre, huwag nyo i-escape yung ads natin. No? Relax na muna tayo. Ano pa ba? Yun yung number one under government mandated. Yung mandated lamang po yan, ha? Yung hindi mandated, so dito yung papasok sa company benefits. So, ito guys, ang kahit ako itong pangalawa, may biktima ako nito before. Or yung misis ko na biktima din ng annual increase. Dapat ang kumpanya mo ay meron yan annual increase. Meron sila, ano bang tatawagan natin yan, program na dapat yung empleyado nila na regular ay nagkakaroon ng annual increase. Kasi pag wala ito, tinan mo mangyayari yan. Ete. Okay. Yung starting mo mataas. Sabihin na natin, nag-offer sila 20. Pero, nakaligtaan mo, mataas yung starting. But, hindi pala sila nagbibigay ng increase. O kung nagbibigay naman, kaso lang, kung kailan lang nila maisipan, pwedeng 3 years, depende sa kumita niyang kumpanya, basta walang regular silang increase, in short. Oh, did you imagine kung magtatagal ka dyan sa offer mong 20 starting, mataas nga, di ba? Oh, magtagal ka niyang 5 years to 10 years. Pero, yung increase mo ay mahina. So, anong mangyayari sa'yo? So, kulang. Kasi yung mga time na yan, tumaas na yung bilihin, marami nang nagbago. Yung sahod mo, hindi pa rin nagbabago. So, anong mangyayari? Di talo, di ba? Talong-talo, guys. Kung aasa ka lang naman sa government mandated na increase,
hindi lang matagal, napakatagal. Diba? So, yun. Ito yun ang pinaka the best. Yung may regular increase sila sa annual. 5% minimum, okay na yun. O, 5%. Paano ba mag-computer ng 5%? In short, sa 20 mil, how much? Calculator nga, please. Hindi ko pa nag-aralan to, ah. 20% times 20,000 times 5%. At least 1,000 pesos ang increase mo isang buwan. Oh, did you imagine kapag mag 20 years ka dyan, kung may increase ka ng 20,000 or more, ay di yung starting mong 20, di naging 40 mahigit yun. So, pwede na. Diba? Pwede na. Pwede na. Makakatawid ka na sa, ano yan, what do you call this? Pang-araw-araw, basic needs. Okay. Pero yan. Number 3. Ito yung sariling sa mahalaga, pero ano to, company benefits nga, di ba? Dapat yung kumpanya mo ay nagbibigay ng company benefits, vacation leave. Pero hindi ito mandatory, kumpanya lang to. Vacation leave, sick leave, bonuses, paternity leave, maternity leave kung babae ka, nuptial leave, bereavement leave, yung at others, pang ibang pwede nilang ibigay, dapat mayroon yan. Kung mayroon yan, ay okay yung kumpanya mo. Ha? O yun yung basic guide. Sana, naipag-nilay-nilayan nyo yan, isip nyo yung video para pag-nilay-nilayan nyo. Sa mga hindi ko pa nabanggit na benefits, pag-comment box na lang, uulitin ko, para makatulong po tayo sa mga bago, magiging empleyado pa lang. Congratulations po sa atin lahat, sa inyong lahat, mga bago, at sa mga gandang kumpanya. Ano? So, be proud. Proud ba? Magiging empleyado. Yeah. So, wag na nating habaan kaya. So, thank you for watching. My name is Policia po. At kung may problema kayo, guys, criminalistic tayo. Criminal Law Basic. So, PM lang po kayo sa ating messenger para masagot natin na personal o para matawagan kayo. Tumawag kayo sa akin. Pag nahuli nyo akong online, pwede kayong tumawag. So, muli nagpapaalam na po tayo. Hanggang dito na lang yung ating video. So, muling nagsasabi, hindi lahat po ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you again in my next video.